What's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video, pag-usapan natin yung presyo ng bigas noon sa presyo ng bigas ngayon, no? So ikaw na nanonood, ano yung pinakamurang bigas na naabutan mo at pinakamahal, no? Ako, sa pagkakatanda ko, ang inabot kong pinakamahal na bigas ay 12 ata, sa pagkakatanda ko lang. So yung pinakamura, 7 ata yun or 8. Yun, parang ganun yung presyo na inabot ko. Tapos yung piso mo, makakabili ka ng chocolate na basta mayroon siyang parang mga ano sa ibabaw, eh. May mga nakalagay na ano, na matamis na ano, tapos piso 4, no? Tapos yung tinapay na hollow blocks, no? So sino nakaabot ng tinapay na hollow blocks, kung tawagin, no? Yung piso 1, tapos sa isang balot 6 na piraso, bali 6 pesos. Tapos kapag kinain mo yun, siguro mga 2 lang or 3, busog ka na. So yun, no? Naalala ko yan nung bata pa ako, eh. Lagi yan nakasukbit sa ano ko, eh, sa ganito. Umiikot sa loob. Yan. Habang naglalaro. Para pag nagutom, food trip, no? So, bukod sa bigas, ano pa? Soft drinks. Yung malaki, no? Magkano yung naabutan ninyo? So, hindi ko na maalala kung magkano yung malaking soft drinks dati. Pero sa pagkakatanda ko, 9 ata. Tapos yung maliit, 5 piso yata yun. Or 6, ganun. Basta ganun yung, ganun lang yung diferensya niya. Hindi nagkakalayo. Tapos yung chicheria, yung lumpia, no? Ang lalaki nun, eh. 3 piraso yun. Ang lalaki. Tapos yung mini-mini na chicheria. Basta yung mga bilihin nun, mura pa. Tapos yung candy, piso 4 pa yun. Ngayon, magkano na isa? Piso 1, o 3-2. Ah, piso na nga isa, eh. Tapos yung Yossi, mga nag-Yossi noon. Hindi sila nag-Yossi ng mga, ano, mga Yossi Mighty. Walang ganun, wala pang Mighty noon, eh. Yung Yossi pa noon, ano pa? Hope, piso 4. Ngayon, magkano na yung Hope? Tsaka yung Fortune. Tapos yung Malboro, no? Kano na? Parang presyo na ng tinapay. Meron na kamahal ngayon. Tapos yung presyo ng karne tsaka isda, no? Mura pa dati. So meron nga ako nakasabay sa jeep. Tapos yung driver, nagkakwentuhan sila. At kuusap sila about sa bilihin noon, no? Kasi mura daw yung bilihin noon, eh. Tapos magkano na ngayon? So kung titignan natin at iisipin natin mabuti, tumaas lang yung ano niya, yung parang value lang yung tumaas. Pero yung sistema, parang ganun pa rin naman. Kasi yung sahod noon, mababa lang din. Siguro yung sahod ng mga laborer, ang mga workers noon, mababa lang. Tapos ngayon, nasa 600 plus na or 700 plus. Pero kung titingnan natin, parang same lang din. Kaso tumaas lang talaga yung ano niya, yung value niya. Kasi dati peso tayo, ngayon parang wala na yung peso, wala nang halaga. So kung titingnan natin, parang parehas lang din naman sa noon tsaka sa ngayon yung ano ng pera. Ang problema lang kasi tumaas na yung palitan, yung dollars tsaka sa peso, no? Malaki na, kaya parang malaki na rin yung ano natin, gastos natin. Pero kung titingnan natin, parang parehas lang din naman. Kasi noon yung bigas mura, pero yung sahod mura din, no? So magkano ba yung unang pasok ko sa trabaho? So nag-start ako ng trabaho 14 years old yata ako or 16. So ang sahod ko dati as labor sa construction worker ano yata, 180 or 190 ang isang araw, no? Sahod ng labor yon, no? Tapos yung skills nasa 300 plus, 350 hanggang 400 or 380, ganun.
Pero mura, medyo mura-mura pa yung bilihin noon. Hindi pa ngayon ganun kataas. Ngayon kasi sobrang mahal na ng bilihin. Malaki na ngayon sahod, pero ganun, mas naging mahal din yung bilihin, no. Tapos ang laki pa ng kaltas sa benefits, no. So, dati mura, maliit lang ngayon. Malaki na yung sahod, malaki na rin yung kaltas. Pero yung sahod ng mga company ngayon kasi nasa minimum lang naman eh, 610 kapag company ka. Pero kapag mga sabgun-sabgun ka lang, malaki, 700 to 800, ganyan. Kasi pag company, ano lang yan eh, sumusunod lang sila sa patakaran ni Dole. Kaya hanggang nun lang. Pero pag mga sabgun-sabgun ka, 700, 800 hanggang 1,000, ganun. Depende kung pakyawan. Pero yung noon tsaka ngayon talaga, wala, halos wala namang pinagkaiba yan, no. Kasi same lang din naman ng ano, ng parang parehas na parehas lang din. Ang pinagkaiba lang kasi yung dati, maliit lang yung sahod, maliit lang din yung gastos, no. Mura yung bilihin eh. Ngayon mahal na. Pero yung sahod, ganun, halos parehas lang din naman. Parang tumataas lang yung ano niya, yung value niya, no. Pero kung titingnan natin talaga, same lang din. Pero yun, naputulang kami ng ilaw. Dahil wala kami pambayad. Share lang, no. So ayun lang, gusto ko lang i-share yung ano natin, kabataan natin, no. Susunod na topic natin naman yung mga laro natin nung bata tayo. Magandang pag-usapan din yan. Yung mga laro natin nung araw, no. Patintero, tumbang preso, tapos yung bansak, bamsak. Basta marami pa mga laro nung araw eh. Tom Sawyer, mga ganyan laro, tumbang preso, luksong baka, luksong tinik, no, hiyato, mga ganyan. So yun lang mga kapatid, upload lang tayo dahil wala tayong may upload. Hindi tayo makagawa ng reaction video, gawa ng, ay sobrang busy na naman tayo. At halos hindi na tayo makasingit ng oras sa ating pag-vlog. Pero sana makapag-vlog tayo yung ano naman, magandang content naman talaga, no. Makagawa tayo ng maayos. So yun lang mga kapatid ha. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, no. Kahit walang kwenta yung pinagsasabi ko dito, kahit kung ano-ano lang, no. Support niyo pa rin, no. Syempre, ano tayo, team tayo or ano tayo, magkakaibigan, no. Kaya ganun. Support lang. So yun lang.